Anong nangyari? Well, sa tulad ng nakita nyo, we're doing a reaction. Asanay ako sa reaction videos. Review sa The Last of Us Part 2. After this intro. So tulad nga ng aking sinabi, no, tayo ay gagawa ng review, may kinalaman sa very most anticipated game ng isa 2020, no, isa sa mga anticipated, no, di pala most, isa lang. Kainis naman itong mga aso na to, no. Parang kung ano yung feeling ko niya yun, yun yung maaso na yan. So actually may ano, no, after playing that kind of game, no. So ngayon, no, tulad ng ating mga review, no, ng mga nakaraan, no, i-aspect natin siya sa tatlong different areas, no. Gameplay, graphics, and story. So gameplay. Uy. So, una natin ay yung gameplay na. Well, tulad ng ating mga first game, no, ng ating The Last of Us. Medyo okay naman. Yung scavenging niya, yung kanya mga you call this crafting, no? Kukunin mo yung lahat ng mga wait lang, hinihingal ako. Parang hinahabol ako ng clickers, mga infecteds, mga runners. So tulad nga ng gameplay niya. So from part 1, no, from part 2, no. It's still the same. Mostly, no. Siguro kudos din sa ibang mga segment niya, no. I think hindi ka dati makapag narrow down dun sa mga sided, no. Hindi ko lang mapakita dito sa video na pinamakita na natin dito sa kanan, no, kung anong bang segment yun, yung basta kapag mga labanan, no, may mga narrow places na pwede kang mag move down, no. Dun. Then of course you can pwede kang mag prone. It's very new, no? So, dati, no? Pwede ka lang mag-crutch. At medyo parang naging mahirap yung, ano, listening mode. Parang mas malupit yung listening mode ni Daddy Joel. Dahil makikita mo talaga yung steps nila. Talagang kapag nag-ingay sila. Tapos makikita mo yung vision. Talagang pinaka-form nila, no? Pero dito, no, parang kailangan mo pa talagang i-upgrade. So talaga parang master na talaga si Daddy Joel dun. And yun, doon pa rin yung mechanics na may kinalaman din sa ini drugs, no, mga medicine, no. Gawin na natin medicine. Hindi naman na, no, pampamilya tayo, no, medicine, no, para talagang ano, yung ma-upgrade yung mga skills mo, no. Halimbawa, dadagdag yung kayong mga tawag dito you call this mga health, mas mag-stabilize yung aiming, tumaas yung accuracy mo, no. Yun, at marami pang iba, no, na kailangan mo pang gawin, no. Pero all in all, wala siyang pinagbago, no, sa mga kailangan natin, ano. Ay, yun nga pala, meron pa nag ano bago yung
kapag na halimbawa na strap ko ng arrow, kailangan mo pang ano, kasi nagbi-bleeding effect siya. Na kudos doon dun sa ganung part, no. Pero mostly ganun na siya, no, at wala na rin yung mga mini puzzles tulad nung ano, no, halimbawa yan mo si Ellie, no, kailangan mo buksan to, yung ganun sa part 1, no. Pero ngayon wala na, ganun na lang, straight narrow na lang siya, no? At more on yan, katulad niyan, jump scares. So let's move on to the next category, which is graphics. Ang tulad nyo yung nakakita nyo, no? Yan, graphics yan. Napakaganda, no? At kita-kita natin sa mga layout, no? Na talagang slow motion siya, no? Talagang yung kanyang... Parang wala kang maano na loading page, eh. Loading screen, no? Talagang tuloy-tuloy siya. Patulad niya, no? Settle day 2, no? Tapos next cutscene, bang! Ando na agad, no? Sa next scene. Well, di ka na maghihintay pa, no? Talagang into action agad, no? At hindi mo mahalata na ikaw ay from cutscene to the actual game, no? Na it's very good, no? Kasi minsan makikita mo halata na uy, cut, ang galing ka sa cutscene, tapos in the real game ka na, no? Na talagang minsan ba nga, no? May mga talagang tao dito yun ano na something tagal ng mga loading pages nila, no? Bago pumunta ka dito, pumunta ka doon, no? Minsan nakakatama yun sa players, no? Sa mga gamers, no? At ang ganda din ng mga animation niya, no? Kasama na rin kasi yung graphics niya sa animation. Yan, kinukuha niya talaga yung tulad nyo, no? Kinukuha niya talaga yung bala mismo. Nung ano. At kung yung matatry nyo minsan, no? Kung i-slash-slash nyo yung mga salamin ng kotse, no? Halimbawa, mga gunshot, bullet holes, no? Anong pa rin siya, no? At malaking ano yun, malaking something yun din sa ano, kasi kailangan mo talagang i ano yun, mga textures, something na ganun, kung ikaw ay mag-create ng isang laro katulad nitong big environment na to. Katulad niya, no, dami mga puno, no, dami ang rendering niya, no. Yamang yung ating PS4, no, ginamit kong PS4 dito is not pro, it's just slim, no. Pero kahit papano, eh, nakaya niya, no? At napakaganda pa rin ang kinalabasan niya, no? Siguro parang, kung sabihin natin kung na tayo ay naglalaro sa PC, no? Parang sa mid to low settings tayo ng ating laro, no? Pero kung pro yan, siguro nasa max settings tayo. At talagang napakalupit na ating paglalaro, no? Ngayon, dumako tayo sa ating mga tawag dito susunod na kategory. So dito tayo sa story. Yamang napakaganda ng ating gameplay. Probably, no, medyo agina pala yung gameplay natin, no. Pero yung graphics, no, kudos sa atin ng tulad niya, no. Kinakita mo yung mga raindrops, no. So yan, hindi ko pinakita yan kasi medyo gory siya, no. Yan, no. Tingnan mo yung mods, no. So how about the story itself, no? Medyo hindi ako magda-drop ng konting spoiler dito sa ating review, no. Dahil meron tayong another discussion yan with another YouTuber din, and nag-stream din siya, no? Pero para sa akin kasi yung story, ano, it's good lang, it's not masterpiece or something, no,
Dahil di tulad talaga to, ibang-iba siya. Promise. Ibang-iba siya doon sa part 1, Alasopas. It's like na-force yung creator na to, na-force yung storyteller na to, writer na to, yung story, ano, para gawan lang tayo ng part 2. Ganun siya. Promise. Ganun siya. No? At may mga part pa nga to ito, no, sa storya na ito na talagang parang yung pinagayahan siya. Pero hindi ko man nasasabihin yun noon. Sa next video ko na lang siya sasabihin. Pero talagang sabi pa nga dito eh. Pinaka ano dito sa mismong cover niya dito sa likod niya. Kung nakikita niyo, medyo nagbablurry kasi siya, no? Kasi dahil screen tayo. Sabi dito, experience the devastating physical and emotional consequences of Ellie's vengeance as you embark on the breathless pursuit of those who wrong her. A complex and emotional story. Oo. Ganun nga ang ginawa sa atin, no? Sa lahat ng mga tao, no? Tense and desperate action survival gameplay. A beautiful yet dangerous world. Yes. Sobrang beautiful siya. Yung pagkagawa niya. Tulad nga ng sinabi natin sa graphics, no? Pero, sabi dito, no? Ellie's vengeance, no? Consequences, no? Siguro, ganun nga, no? Pero, is it worth it na talagang may iba pa tayong character na kailangan gagawin? Kita nyo naman, no? Sino ba yung nasa title screen? Sa title screen, sino yan? Nasa cover ng laro. Hindi ba si Ellie, no? Bakit may iba pa tayo kailangan i-playable, no? Ba't kailangan pa natin i-playable si Abby dito sa laro na ito? Sabihin nyo nga sa akin, ha? Not ito. Ano bang meron? Anong bang meron? Sinuot ko naman yung t-shirt na binigay nyo, ang pre-order nyo, no? Pero bakit ganun? Ano bang meron? Hindi ko manais. Hindi ko man. Kaya para sa akin, no? At talagang napaka-average na ating experience may kinalaman dito sa ating story na to. Pero kung kayo, no? Kung tatanungin, no? Ang ating score para sa ating laro na ito, no? Di natin ito masasabi na masterpiece na 10 out of 10. Medyo ano tayo doon, medyo bakit naman ang ating review doon, no? Ito ay para sa akin is 6 over 10 lang. Bakit, no? It's very average. Medyo above average pa nga, no? Pero pwede pa nga yung maging 5 over 10, no? Average lang. Pero dahil sa talagang pinagsikapan ng mga graphics team na pagandahin yung world na to, ipakita nila kung ano ba yung before after ng ating mga ng infection, no? Na how many years? 2 years? Or 5 years? More than that, no? Sa ating ano, no? Napakita nila kung paano talaga nag-iba na yung surroundings, no? Marami ng mga puno, grass, no? Na pwede natin gawin, no? Kasi nga, pati yung grass is pwede mo nang tawag dito is pwede mo nang taguan pa, no? For your style, no? Pero tuloy nga ng alam natin, no? Nag-mark sa ating puso itong The Last of Us dahil hindi lang dahil sa kanyang graphics, hindi lang sa kanyang dahil sa unique gameplay niya, no?
na medyo ngayon, no, parang repetitive na siya dahil konti lang yung naman nagbago, konti lang na innovate. Check and prone, okay, nagagawa din naman yun ng ibang mga laro. Pero ang nag-prone talaga, tumatak talaga para sa mga PS4 holder, no, PS holder, no, PlayStation holder, is yung kanyang unique story. Engaging story, heartfelt story dun sa una. Pero dito, di kasi natin nakuha yun. Hindi natin nakuha yung feeling doon sa una kaysa dito. Kaya talagang para sa akin, no, as a part-time gamers, kaunti lang naman mag-gaming, ay talagang heartbroken, no? Kasi nung nakuha ko agad yung PS4 ko, ito agad yung aking nilarong exclusive. Actually, hindi ko mga nalalaro yung Horizon dun, eh. Nilabas na nga siya sa sa PC. Nasa Steam na siya, no? Pwede nyo nang kunin yung mga PC gamers. Pero yun nga, kaya siya ay 6 over 10 lang. Tulad ng record ni Angry Joe dito, no, 6 over 10 din, no. Kasi talagang ganun nga talaga, no. Napaka rush, napaka force yung laro. Yamang maganda siya, okay. Andoon na, maganda siya. Yung graphics niya. Pero nasaan yung ano, yung story, ah? Di ba nawala? So sana ay nagusto niya tong review natin, may kinalaman sa The Last of Us Part 2, no? At comment nyo rin below kung ano iba yung inyong mga rating, may kinalaman dito sa laro na ito. At sana nyo i-like, mag-subscribe na rin kayo sa aking page, channel, and follow nyo rin ako sa Facebook page na makikita nyo sa description below. At i-share nyo rin to sa mga Last of Us gamers, yung mga friends. And see you guys on the next show. Bye! Anong nangyari? Ugh!